Hello everyone, ngayon po ay ipapakita ko sa inyo ang laban ni Mikhail Tal at Mikhail Botvinik. Game 9 po nila. Kanilang laro ay Caro-Kann Defence. D4, C6, D4, D5. Ayan po ay Caro-Kann Defence. Ito yung ikalawang harap nila na Caro-Kann ang opinion nila. Ano po natin? Kaya tumira po ng main line. Knight g3, bishop g6, knight 1e2. Inulit-uli niya yung tira niyang knight 1e2. Knight f6, h4, h6, knight f4, bishop h7. Ayan po yung nangyari sa first pass nila na Caro-Kann ang opening. Pero, dito binago ng konti ni Botvinik, tumira bishop c4, e6, ayan. Ang unang harap nila na Caro-Kann ng opening ay tumira ng knight d7 at d5. Queen e7, queen e2. Pero dito medyo nabago ng konti. Castling bishop d6. At ang ginawa dito ni Tal ay nag-sacrifice ng knight sa e6. Ayan po yung forte ni Mikhail Tal. Nag-sacrifice ng piyasa para magulo yung position. So, sa analysis ng computer dito ay inaccurate po yung knight x6. Kasi medyo makakadepensa na yun. Tingnan po natin. Text e6, bishop text e6, queen c7, e1, knight b7. Ayan. Pag hindi niya po ginalaw yung bishop, kakastling na po yan sa queen side. Queen side castling. Pero ang tinira dito ni Tal ay bishop g8, king f8, capture, knight f5. Yan. Ang tinira na ni Botvinik ay g6. Pero pwede rin niya rin itira yung bishop h2, king f1, and bishop f4. Wala ganong lamang na pawn, pero ayan, advantage pa rin. So halimbawa tira ay rook, then yung rook kakainin lang yung bishop, like c1, then knight d5 lang, queen e1, may text in 7. Kasi makakatago na yun. Halimbawa naman na matras. Oop. So, meron ng queen h2. Kaya, makaka-recover talaga yung. Tingnan natin yung naging laban nila. So, knight f5, g6 ang tinira ni Botvinik. Capture, king, knight x, d6, queen x, bishop g5, e7, queen d3, king, e7. Pinotektahan lang yung pawn sa g6. Ayan po, kapag lamang ka na ng piyesa, simplify mo lang yung piyesa para mabawasan at malaking chance na manalo sa endgame. Ayan po yung strategy dyan. Pero ang humamon pa ay si Mikhail Tal, queen g3, queen takes, rook takes q1, then queen takes d2. Kaya nga nang sabi ko, simplify mo lang yung mga piyasa para wala na ganong counter attack. Kain, rook f8, c4, knight g4. So dito kapag nag-check sa e7, rook f7, e5 capture, knight f6, e7, ayan po yung purpose, rook c7, e7, c7, then lapit lang ng king. Threatening mo lang yung pawn, threatening pawn. Bishop takes, knight takes f6, ang depensa sa rook. Then king move, capture, capture, capture. Then king f3, king takes d6, king e6.
At tingnan po natin yung king. Interesting tong tirang king g5. Pero babaan lang natin. King f7. Then, for example, g4. Then, knight d5. Then, h5. Then, king g7. Pwede rin knight b4 dito. Knight b4. So, for example, king g7. Kasi pag kinain to, tatlo na yung dog. Triple pawn na yun. Wala na progress. So, limbawa, king g7, then h6. Mali pa rin. Mali pa rin kasi pag alis ng king, malilibre yung h6. So, ayan po yung posibleng mangyari. Pero ang tinira dito ni Botvinik, tumira siya ng g. Tumira siya ng g4. Tinira ng knight. Then, nag-maneuver siya ng knight sa queen side. Yan. h6. Nag-hang na yung h6 na dyan. King. b5. King. So, another idea is kapag nag-h7. King g7. King. Then, knight a5. Idea niya ay double attack sa b2 at a3. So, ibig sabihin, kahit na umatake yung pawns, king side, wala rin ganong progress kasi malidepensa ng king. So, ito po yung nangyari sa laban nila. Ayan, ang idea ay ganyan. Yung king lalapit sa pawn at yung knight maaaring simplify na sa queen side pawn. Tapos itong pawn na to, itong pawn ang magpapanalo sa black. Ayan, so ito yung nangyari. Knight f4, king's King c4, g3, knight b2, king b5, knight takes, king b6, knight. Ito yung analysis dyan. Madodouble attack kapag kinain. So, pero dito pa lang, nag-resign na po si Botvinik. Dyan pa lang. Ayan po ang kanilang naging laban. Ang nanalo po sa ikalawang Caro-Kann na opening nila ay si Botvinik. Ganito na lang po. Maraming salamat. Bye.